5 dirham po ng bansang Morocco. Magkano kaya ang collector's value nito at maging ang value sa numista? Yan po ang ating alamin pagkatapos ng aking maigsing intro. Magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW. Saan man pulo kayo ng mundo naroon, magandang araw po sa lahat ng kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong coins dito ngayon, ang 5 dirham ng bansang Morocco. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po ay makikita natin sa bandang gitna ang larawan ni King Hassan II. Yan po. At sa may bandang labas ay lettering na Arabic. Yan nga po ay ang translation ay King Hassan II. Sa reverse na bahagi naman po ay makikita natin ang arms of Kingdom of Morocco. Yan po. May lettering din po yan, ang petsa ng pagkakagawa at ang kanyang value. Ang petsa po ng pagkakagawa ay 1987 sa Gregorian calendar at 1407 sa bandang kanan sa Islamic Hisra. Sa bandang ilalim po at makikita nyo, may nakasulat na 5. Yan po. Ang edge po ay segmented reading. Yan po. May plain at saka gatla-gatla, kaya tinawag na segmented reading yan. Yan po. Yan nga po ay nanggaling sa bansang Morocco. Ang hari ay si Al-Hassan II, magbuhat ng 1961 hanggang 1999. Yan po. Standard circulation po yan. Ang taon, 1407 o 1987. Ang value, 5 dirham. Kung sa Pilipinas po ay 27 pesos ang katapat niyan. Ang currency po, dirham, magbuhat 1960 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition po, bimetallic. Aluminum bronze ang gitna at stainless steel ang sa labas na bahagi. Ang timbang po ay 6.8 grams. Samantalang ang diameter ay 26.2 millimeter. May kapal po yan na 1.84 millimeter. Ang hubog ay bilog. Ayan, ang teknik na ginamit po, milled. Ang orientation, coin alignment. Ang number po ay N number 660. Ang reference number naman ay Y number 82, comma school number 94. Yan po. Dito po sa numista ay may mga value na po. Ang petsa po ng pagkakagawa, dahil sa isa lang po ang petsa ng pagkakagawa niyan noong 1407 o 1987, ang good po niyan ay 31 pesos. Ang very good ay 34 pesos. Ang fine ay 35 pesos. Ang very fine ay 38 pesos. At ang extra fine ay 69. Ang almost uncirculated po ay 113 pesos. Gayon din po ang uncirculated. Yan po. Dito po sa Numis Corner, kapag ang pera nyo ay very good, ang katambas po niyan sa kanilang collector's value ay 5 euro. At dito naman po sa eBay,
Ayan pong pecha na yan ay 2.75 pounds. Yan po. Sa isang tingin naman po sa eBay din, nagkakahalaga po yan ng $2.75. Yan lamang po at wala ng iba. Yan nga pong pera na yan ay nagawa sa panahon ni Hassan II. Si Hassan II po ay panganay na anak ni Sultan Muhammad V. Sila po ay member ng Alawi Dynasty. Si Hassan II po ay pinangalanan bilang Crown Prince noong 1957. Kasabay nito, siya ay kauna-unahang naging Commander-in-Chief ng Royal Armed Forces of Morocco. Yeah. Nang maupo po siya sa trono noong 1961, pagkamatay ng kanyang ama, siyempre po namatay yung tatay na siyang hari, siya ng Crown Prince, siya ng pinalit na hari. At bilang hari, napaka-challenging po ng kanyang pagkakaupo. Kasi po, nasabay po yung Western Sahara War. Nakudeta din po yan ng dalawang beses yung hari na yan. Noong 1971 at noong 1972. Ng mga taong ayaw sa absolute monarchy. At maraming ulat ang naglabasan na paglabag sa karapatang pantao. Kaya nung siya po ay namatay, siya po ay inimbestigahan. Ayan. Naimbestigahan po siya. Si Hassan II po ay ipinanganak noong July 9, 1929 sa Dar al-Maksen, Rabat. Nag-aral po siya sa Dar al-Maksen Royal College University. At nagserbisyo din siya sa Royal Moroccan Armed Forces at sa French Navy bilang Field Marshal. Marami pong nagawa din ang hari na yan. Kaya lang nga po, pinag-iinitan siya ng mga taong pumisan, lumalabag sa katwiran at laban sa panunungkulan niya. Pero napagtagumpayan niya po yan, ngunit siya ay sinabing palad na namatay noong 1999. Yan po si King Hassan II. Dumako naman tayo sa ating mga shoutout. Medyo marami-rami po ito. Shoutout po kay Roberto Perez Catalan, JCS Coin and Collectible, Beches Hernandez 19TV. Shoutout po kay Ilona Sagayno, Emilyn Reyes, Happy Stone, Mamsi Kate. Shoutout po kay Sing Family. Special shoutout sa pinsan ko pong si Ramon Victorio na nasa Valenzuela City. Shoutout po sa kaibigan kong si CNH Vlog PH. Namamali tuloy ako. At saka po kay Ate Simply Lotlot. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Umi Vlog, kay Christine, kay AJ Beats Exclusive 811, kay Gatan Mustafa. Shoutout po kay Gloria Ramirat, kay Rani Madaya. Shoutout po kay Tatay Greg Ahero, kay Jerry Balduesa, kay Saudi Boy TV. Shoutout po kay Maribi TV, kay Akira Channel, kay Miho Nguyen. Special shoutout po sa kaibigan kong si Rolando Quijada na taga Cabanatuan City. Shoutout po kay Teresita Baby J, kay Paumili Andres. Shoutout po kay Ibelio Flores Jr., yung kaibigan po nating palaging nakasubaybay sa akin channel.
Isa po sa napakahusay magpaliwanag yan. Pag po nakita ninyo ang kanyang channel, ay pakisubscribe po. Shoutout din po kay Shirley de la Cruz. Shoutout kay Mama Tita TV27. Shoutout kay Joyce Ward, Habis Gardening. Shoutout kay Sinrick Channel. Kay Adam Hassan, yung kaibigan nating walang sawang sumusubaybay sa akin, sa ating channel. Kay Nemarski. Shoutout po kay Idol Tambay o Money Collector. Shoutout po kay Donabet Dubai at kay Romy Rosario Vlog. Shoutout po kay Nitoy AC, kay Rasta Coin, kay Cruz Collection, kay Disukatan Vlogger, kay Marinel Joy Manalastas, kay Shirley Bato, kay 1981, kay Margie TV, kay Cecil Vlog, kay March and Ella TV. Gayon din po kay Simple Maris, Ray Pabilona, Channel Pabilona. Sa kapatid ko pong si Marcelo Victorio na nasa Luxembourg at maging sa kanyang pamilya, shoutout po sa inyo. Kay Ronald Manalastas ng Kingdom of Saudi Arabia, shoutout sa inyo. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat pagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Para po doon sa mga bago pa lang sa aking channel, paki-like at paki-share naman po at i-subscribe nyo naman ang aking channel para po masaya. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.